Sa video ito, ating alamin ang mga hakbang kung paano kumuha ng iyong SSS number via online. Marahil ay pinapanood mo ang video ito dahil kailangan mo ito sa iyong trabaho o gusto mo din na maging membro ng SSS upang mapakinabangan ang mga benepisyong hatid nito katulad ng retirement pension. At bago tayo magpatuloy sa ating video, kung bago ka dito sa ating channel, please consider to subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video every week. Ang SSS number ay 10-digit number na ibinibigay sa lahat ng Pilipino na gustong maging membro ng SSS. Mahalaga ang numerong ito upang ikaw ay magkaroon ng transaksyon sa SSS, katulad ng pagkuha ng retirement pension at mga loan. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng SSS number? Una, ito ay para sa job requirement. Dahil ayon sa Social Security Law, ang mga employer ay hindi maaaring mag-hire ng mga employee na walang SSS number. Pangalawa, para ito sa iyong SSS contribution payment. Ang iyong SSS number ay kailangan ng iyong employer para ma-report ang mga bagong empleyado ng kumpanya sa DOLE at para na din magamit nila ito sa pag-remit ng iyong contribution sa SSS. At ayon sa batas, ang mga employer na hindi sumusunod dito ay may mga karampatang parusa at penalties. Pangatlo, ay upang ikaw ay maka-avail sa mga SSS benefits katulad ng salary loan, sickness benefit, unemployment at maternity benefit, disability benefit, retirement benefit, at death at funeral benefit. Sino-sino ang mga maaaring kumuha ng SSS number? Ayon sa SSS, lahat ng Pilipino na edad 60 years old pababa ay maaaring kumuha ng SSS number at dapat ay wala ka pang naunang SSS number. Maaaring kumuha ng SSS number ang lahat ng mga employees, kasama dito ang mga regular at contractual. Katulad ng mga private sector employees, household service workers o mga kasambahay at mga seafarers. Pangalawa ay ang mga self-employed. Narito ang mga individual na kumikita ng at least 1,000 pesos kada buwan na maaaring mula sa kanilang sariling negosyo o profesyon. Katulad ng mga dentista, entrepreneurs, farmers at fishermen, mga informal workers katulad ng sidewalk vendors at jeepney drivers. Nandito din ang mga contractual at job order employees at marami pang iba. Pangatlo ay lahat ng mga overseas Filipino workers. Dahil ayon sa Social Security Act of 2018, lahat ng mga OFWs ay mandatory ng maging membro ng SSS. At pang-apat ay ang mga non-working spouse. Dapat ay legal spouse at may kakayahan na makapagbayad ng contribution sa SSS. At kailangan din ay hindi pa rehistrado sa SSS. Narito ang ilang requirements na kailangan ng SSS para sa iyong pagpaparehistro. Una ay ang birth certificate na galing sa Philippine Statistics Authority o di kaya ay galing sa inyong local civil registrar. Kung wala kang birth certificate, ay maaari mo ding gamitin ang iyong passport, PRC ID, driver's license, at seaman's book. Maaari din ang marriage certificate, NBI clearance, postal ID, voter's ID, at marami pang iba. Narito ang mga hakbang kung paano kumuha ng SSS number online. Step 1. Sa iyong web browser, itype ang sss.gov.ph. I-click ang I am not a robot at ang submit button. Step 2. Sa SSS homepage, sa bandang kanan sa ibaba, i-click ang apply for SSS number online. Step 3. Sa susunod na page, i-click ang click here tab at makikita na dito ang step-by-step guide sa pagpaparehistro online. Tandaan lamang na ang registration link na ipapadala ng SSS sa iyong email address ay mag-e-expire after 5 days. Kapag nabasa mo na ang mga ilang paalala, ay maaari mo nang i-click ang start button. Step 4. Sa susunod na page, punan ang mga kailangang datos at siguraduhin na tama ang mga impormasyon na iyong ilalagay dito. May option ka na ilagay ang iyong complete name, last name at first name only, o di kaya ay last name only. Halimbawa, ilagay ang iyong last name, first name, at middle name. Ilagay din ang suffix ng iyong pangalan kung sakaling meron man, katulad ng junior o senior. Ilagay ang petsa ng iyong kapanganakan, sundin lamang ang format na month, day, at year.
at ilagay ang iyong valid at accessible na email address, sapagkat dito ipapadala ng SSS ang registration link para sa susunod na hakbang ng online registration. Siguraduhin na tama ang spelling ng mga datos na iyong inilagay at i-click na ang I am not a robot at ang box na may nakalagay na I certify that above information are true and correct at i-click na ang submit button. Sa susunod na page ay makikita ang check email for confirmation. Step 5. Magtungo sa iyong email account at dito mo makikita ang registration link na galing sa SSS. I-click ang link na ito upang magpatuloy sa iyong online registration. Sa registration page, kumpletuhin ang mga impormasyon na kailangan mula sa basic information hanggang sa listahan ng iyong mga beneficiaries. Kapag natapos mo nang lagdaan ang mga impormasyon, ay i-double check ang mga datos na iyong inilagay upang masigurado na tama ang mga ito, lalo na ang mga spelling ng mga pangalan. Kung may mali sa iyong datos, ay maaaring balikan ang page kung saan ka nagkamali. I-click lamang ang previous tab na nasa ibaba. At kapag natapos mo na itong gawin, ay maaari mo nang pindutin ang Generate SSS Number tab. At sa susunod na page, ipapakita ng SSS ang iyong SSS number at kasama dito ang iyong pangalan at date of birth. May option ka din na i-print ka agad ang iyong personal record form at ang SSS number slip. I-click lamang ang button na gusto mong i-print. Mag-print ng dalawang kopya ng iyong personal record form at SSS number slip dahil ang isang kopya nito ay kailangan mong i-submit sa SSS office kasama ang mga supporting documents na requirement sa SSS, katulad ng iyong birth certificate at valid IDs. Makakatanggap ka din ng pangalawang email mula sa SSS na naglalaman ng iyong SSS number slip at personal record form. Sa puntong ito, ang SSS number na nakuha mo online ay temporary pa lang, sapagkat magiging permanent lamang ito kapag nag-submit ka na ng iyong mga requirements sa SSS branch kasama ang mga printed copies ng iyong SSS number slip at personal record form. Tandaan din na ang iyong temporary SSS number ay walang expiration date. Maaari mo itong gawing permanent anytime, subalit mas mainam na habang maaga ay maging permanent na ito upang mapakinabangan mo din ang mga benepisyong hatid ng SSS. At paalala din na hindi ibig sabihin na kapag nakakuha ka na ng iyong SSS number ay automatic ka nang qualify sa mga SSS benefits, dahil magiging posible lamang ito kapag naghulog ka na ng at least isang buwan na SSS contribution. Iwasan din na magkaroon ng dalawang SSS number sapagkat maaaring magdulot ito ng pagka-delay sa proseso ng iyong pagkuha ng mga benepisyo sa SSS. At kung sakaling ikaw ay may dalawang SSS number, maaari kang magtungo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar upang ipakansela ang isang SSS number. Kung natuto ka dito sa ating tutorial video, please don't forget to click the like and subscribe button at i-share mo na din ito sa mga kakilala mo at kapwa din nating OFWs na gusto ding maging membro ng SSS. At huwag mo na din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating tutorials at learning videos. Maraming salamat, kabayan! Ingat and God bless!